Alright, magandang umaga po muli sa inyong lahat at ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umiere po para po sa inyo. Nandito na naman po tayo sa panibagong episode po natin at alam po natin na ang pag-uusapan po natin ngayon, na-announce na po namin kahapon na ang pag-uusapan natin is all about vaccines. At meron po tayong guest speaker po ngayon, walang iba kundi si Doc Eugene. At mamaya-maya po ay masusubaybayan na po natin siya. At kaya patuloy nyo na pong i-share itong link po na ito sa mga kamag-anakan at mga kaibigan po ninyo para at least marami po tayong matutunan ngayong araw po na ito. And i-ready nyo na yung mga questions po ninyo para at least masagot po namin yan sa abot ng aming makakaya. Muli ako po si Brother Conrad at nandito aking mga nagagandahang mga co-host para po sa kanilang unang pabati po para po sa inyo. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat at ako'y muli nagpapasalamat sa Panginoon dahil maintain. Alam mo na yung maintain. Maintain ng good health. Yes, tama. Nandito tayo, kumpleto. Ayun, right. Sasalamatan ko sa Panginoon dahil lalo na pag nakikita ko si Ponching, yung trust ng bayan to, talagang, wala na akong hanapin pa. Masaya na ako. Man. Lalo na kung may hopia siguro. anyway, binabati ko ang mga taga north, south, east, west corners ng ating simbahan. Ang mga different area leaders. Yun! Area, yung mga members, lalo na yung masyadong suportado ang kanilang mga leaders. Ewan ko lang yung iba. Bakit kaya? At anyway, binabati ko rin ang aking mahal sa buhay. Ang aking mga apo, ang aking manugang, at syempre ang aking uniko iho, BJ Son Castro. Hello kayo dyan at enjoy lang kayo sa panonood. At syempre ang aking mga kakosa, ang mga senior citizen, hello kayo dyan at pag-uusapan natin, kailangan sumali rin kayo para madagdagan ang inyong mga area. Kahit na hindi nyo mapindot ang sa yung hashtag, ay magpaturo kayo sa mga apo nyo. Oo nga naman. Kailangan ay makita natin yung unity ng ating mga areas. At syempre, ang sino pa ba? Aking mga group chat. Ang Growing Baptist Ladies. Hello kayo dyan at kita-kits tayo bukas. At sino pa? Siyempre, binati ko na yung class ng bayan too. Siyempre, binabati ko rin si Sir Boyet. Sir, hindi ko na masabi kung anong number ka. Anyway, pag-aaralan ko pa. Sir Yao, Sir Ian, at siyempre yung pinakagwapo naming leader ng South Family, Sir Chris Nyesa. At sabi nga, batiin daw ang mga, ang may birthday ngayon. Ang ating Pope. Oo, binabati namin. Pope ng bayan. At siyempre ang ating minamahal na pastor na ng Christian Bible Baptist Church San Pedro, Pastor Ed Laurena. Happy birthday po, sir, at nawa ay mapasaya niyo rin kami dito sa Fort Bonifacio. Yun lang po, maraming salamat. Isang maganda at masayang umaga po sa inyong lahat at nandito na naman po kami mga taga impormasyong pangkalusugan. At nawawala tuloy ako pag sumisenya si Sir Ponching doon sa harapan. At anyway po, nagpapasalamat po kami dahil meron po tayong magandang pag-uusapan ngayon. Kanina, nagkwentuhan na kami ni Doc Eugene, medyo malungkot na masaya. Pero biyaya pa rin po ng Panginoon dahil nandito po tayong lahat. At muli tayong matututo sa kanya pong isi-share sa atin na tungkol sa vaccine.
At alam ko po, marami na hong nag-aabang nito at alam po namin na marami na rin po kayong naririnig, pero iba pa rin po pagka mapapakinggan po natin ang taga dito sa atin talaga na doktora na magdi-discuss tungkol dito sa vaccine. At kung meron na rin po kayong mga katanungan, pwedeng-pwede po kayong magtanong tungkol sa mga agam-agam ninyo tungkol dito sa vaccine para tayo pong lahat ay maliwanagan. At yun lamang po para mahaba-haba pa rin ang ating discussion at makakasama po natin maya-maya lang si Doc Eugene. Yun lamang po at maraming salamat. All right, maraming salamat sa aking mga nagagandang mga host. Tama po 'yun, no? Tama po 'yung sinabi ni Ma'am Baby na maganda yung mga katanungan po ninyo ay masasagot po dito sa impormasyong pangkalusugan. Yung iba kasi parang hindi talaga sinasagot ng tama, no, pag sa mga ibang forums, sa mga ibang discussions, may iba-iba po silang sagot, pero mas maganda po dito may makukuha po talaga tayong kasagutan po dito, no? Kaya again, ay patuloy niyo na pong i-share itong link po na ito at patuloy niyo pong ibahagi, no, sa mga kamag-anakan po ninyo. Sige, tuloy-tuloy na po tayo. Ang gagawin po muna ni Ma'am Baby, i-announce muna yung mga winners, ma'am, para at least tuloy-tuloy na tayo agad mamaya para wala nang Oo, kasi baka madami tayong ma-entertain na mga questions. So ngayon na natin basahin yung mga winners natin sa ating mga grupo po para mamaya puro question po ang question and answer po tayo, okay? Sige po. So ngayon po ay alam ko marami nag-aabang nito. Pasensya na po kayo, agahan natin ang announcement nito. Ang mga winners po natin ng mga grupo po na nanalo, nanood kahapon ay unahin ko muna siguro pababa hanggang doon sa pinakamadami, ma'am, no, para maiba. Okay, so meron hong 10 viewers kahapon ang mga taga Antipolo, Marikina. Wow! Yeah, 10 viewers po. Pinangungunahan po yan ni Sir Michael Baguion. At pangalawa po ay meron silang 13 viewers ang mga taga Eastward family. Okay, pinangungunahan po yan ni Sir Edward Rabino. At ang pangatlo po, meron silang 14 viewers ang mga taga Central family. Okay, pinangungunahan po yan ni Sir Janep Rafael. And then, ang sumunod naman ay meron silang 19 viewers. Pinangungunahan naman ni Sir John Mark ang taga Southeast family. Okay, and then sumunod ang meron silang 22 viewers. Wow! 22 viewers, walang iba kundi ang West Bank family. Wow, matindi. 22 okay, viewers na West Bank, ha? Ang tindi. 22. Oo, si Ardon, si Aki, si Ar... Okay, tapos, ang pumapangalawa po, ang mga South family, meron silang 26 viewers. At syempre, ang nangunguna, walang iba, ang mga taga South Border. Matindi talaga. 50 viewers. 50? 50. Matindi viewers. Naman talaga. Wala pa daw po dyan ang mga taga Sarja. Patay tayo. Pinangunahan po yan ni Sir Jao. Wala pa daw dyan si Selfie Queen, eh. Okay, oo nga naman, wala pa. Congratulations po sa lahat ng mga areas at sa mga leaders po. Salamat po sa inyo pong panunood at as of this time, Sir Conrad, meron na tayong 100 viewers. Wow. Okay, maraming salamat po. Amen. At alam po namin, excited na kayo sa ating mapapakinggan ngayon. At yan na si Sir Conrad para i-welcome po ang ating doktora ngayong umaga. All right. So maraming salamat, no? At patuloy niyo na pong tangkilikin at patuloy niyo pong i-share. Napakaganda po talaga ng mga ginagawa po natin dito na pag-share ng link po na 'yan, no? At lalong-lalo na congratulations sa mga area leaders at patuloy niyo pong ibahagi itong link po na ito. Okay, sige. Tuloy-tuloy na po tayo. Let's all welcome ating tagapagsalita ngayon. Walang iba kundi si Doc Eugene Mendoza. Hello, ma'am. Wow. Good morning po. Magandang umaga. Magandang umaga, doktora. Yes, finally, excited po kami. Masaya kami at kasama ka namin ngayon. Totoo po yan. Magandang malusog at COVID-free na umaga. Yun. Tama. Amen. Alright, sige. Alam ko po marami pong magandang tatalakayin si Doc Eugene po ngayon. Kaya ibibigay ko na po sa kanya yung discussion ngayong umaga. Sige, Doc. Ah, yun lang.
Ayan. Pasensya na po. Magandang umaga po ulit. At sana nga ay lahat tayo ay totoong malusog, hindi lang physically, mentally, emotionally, financially, at lalo na spiritually. Ako ay magsasalita patungkol sa vaccine. At mayroon akong i-disclaim lang. Wala akong kilalang may-ari o naggagawa ng vaccine. Magsasalita lang po ako kung ano ang kagandahan, kung ano bang maitutulong ng vaccine o bakuna sa atin. So, pag-uusapan po natin ang COVID-19. COVID-19, paulit-ulit na. Kailangan natin ulit-ulitin ito kasi maraming Pilipinong madaling makalimot. Ang COVID-19 ay isang klase ng virus na na-discovered noong 2019 at ang sabi ay novel kasi nga bago. Ito ay sakit na nakakahawa. Maniwala kayo, nakakahawa siya. Tinatawag na zoonotic disease kasi galing sa hayop na lipat po sa tao. Ito ay kumitil na ng mahigit 2 milyong buhay ng tao. Can you imagine kung mahigit 2 milyon na wala na sa mundo dahil lamang po sa sakit na to at patuloy pa. At lalo na po ay nag-mutate. Pag sinabi pong nag-mutate, nagbabago ng genetic material, binabago niya yung sarili niya para kung meron siyang makasagupang kagaya ng bakuna, pwede siya makaiwas po nito, magiging resistant siya. Kaya, yun na yung mga marami ng variant na lumalabas, at least 3 po yun, sa UK, sa Africa, at saka sa London. At sinasabi nga po na mabilis manghawa ito. Hindi naman po sinabi na mas grabe ang manifestation or more severe ang maibibigay niya sa tao. Wala pong sinasabi pa po sa mga studies na to, pero mas mabilis po siya makahawa kaysa yung dating COVID-19. Bakit ito ang naging isang pandemya? Dahil bagong virus ang COVID-19, wala pang nabubuong antibody na laban dito. Kasi para may panlaban ka sa bawat kahit na hindi lang naman po virus o bacteria, kailangan merong pang antibody sa iyong katawan. O, paano magkaroon ng antibody? Kailangan pa, siyempre, ang pinag-uusapan natin ay bakuna. Pero, paano tayo magkaroon ng antibody? Unang-una, by natural, kung ikaw ay nagkasakit, ikaw ay na nagka-COVID na, meron kang antibody against the virus na. Kasi, once na pumasok ang virus sa ating katawan, dati pinag-uusapan na natin yung innate at saka adaptive. Opo. Yung una, yung innate ay from 0 to 96 hours siya ay magtatrabaho. Saka pa siya papasok yung adaptive. Yung adaptive po kasi, siya yung nagpo-produce ng antibodies. Kaya nga, napapansin nyo po, initially, walang lagnat yan eh. Pero mamaya may lalagnatin na. Tapos, pag na-recognize or na-stimulate na yung ating adaptive antibody na nagpo-produce ay adaptive immunity na nagpo-produce ng antibody, yun lalo na tayong lalagnatin. Before I forget, with my limited readings, kasi ngayon, pag sinipon ka, inubo ka, nilagnat ka, COVID ka. Yeah. Kaya lang may seasonal flu din na nangyayari ngayon. Tama. So, ang sabi sa mga researches, kung nagsasabay, pwedeng magsabay yung seasonal flu, pwedeng sumabay yung COVID. Pero, once na nagkaroon ka na ng fever, isipin mo na si COVID. Yeah. Kung natatandaan nyo yung seasonal flu, tinatrangkaso ako. Yeah, sabihin nyo, sinisipon, magkaroon ka ng stuffed nose or runny nose, and then stuffed nose, uubuhin ka, joint pains. Pagka nag-joint pain, sabihin mo, COVID na to. Pag hindi ka pa dilalagnat, pero once na nilagnat ka na, mag-isip ka na COVID na to. Yun na yung ano nila. Yun na yung ini-emphasize nila. There must be a fever. Magkaka-fever ka. Kaya kung nilagnat ka na, kahit hindi ka pa sinisipon, pero may dry cough ka, may joint pains ka,
tingin ka na. Yeah. Kasi the earlier diagnosis, the better. The better. Kailangan pa bang magpabakuna kahit mild na, na sakit lamang dala ng COVID-19? Ang sagot dyan, syempre, oo. Sige ma'am, okay lang yan. Kailangan bang magpabakuna? Siyempre, oo. Dahil protektahan mo ang iyong pamilya, mga kaibigan, tama, ang kasamahan sa trabaho, lalo na kung sila ay vulnerable. Yun. Tulad ng mga bat, may bat dito. Senior citizens, may ibang matagal ng sakit o karamdaman at mga buntis. E dito kasi, yung mga vulnerable, yung mga elderlies po natin sa loob ng bahay. Tama. This is a personal experience of a close friend, nurse siya, ang nagdala sa kabahay nila ay siya, namatay yung nanay niya. Can you imagine the guilt? Wow. Na maayos ang kanyang mother na 87 years mm-hmm. old, hindi niya mapigilan yung sarili niya, akap-ahabi niya the following day, COVID na. Nako. Oh, so, can you imagine? Hindi to biro-biro. Yeah. Siyempre, yung mga buntis, unang-una, hindi nang inaalaw yung mga buntis na lumabas. Ewan ko ba bakit marami pa rin nasa labas. Kailangan din natin maabot ang tinatawag na herd immunity. Siguro, kailangan natin i-emphasize yung herd immunity. Herd or herd immunity, sabi sa studies, kailangan daw sa Pilipinas ay 100%. Hmm? Can we attain? Can we achieve? Doon sa mga experts. Na kasi marami rin nag-aaral ng sitwasyon sa Pilipinas. Kailangan 100% daw ang mano. Kasi, alam nyo kung bakit, di nyo napansin na yung mga bakuna may nakalagay doon, 18 up, walang 18 and below. Yes. Pero kiniklaim ng Johnson's and Johnson's na pwede na daw yung 16 years old. Anong mangyayari doon sa 16 years old? Hindi sila mababakunahan. Mm. Eh, sila din ang magiging career kung sakali. Yeah. So, ang ibig sabihin doon, ang babakunahan yung 18 and up. Kung napapansin niyo po kasi, kaya hindi pinapayagan na pinalalabas yung 18 and below. Kasi sila yung mahawa man, nagiging asymptomatic po sila. Yeah. So, hindi natin alam. Unless meron silang comorbidities, sila yung nagiging severe. Pero wala kayong nababasa sa mga statistics na ang 5 taong gulang na to ay namatay sa COVID. Mm. Nandyan sila, maliksi sila naglalaro, pero may COVID sila. That's right. So, kaya ang inuuna ng Pilipinas, ang ating gobyerno, ang inuuna ay yung mga vulnerable. Sino sila? Yung mga health workers, yung mga frontliners. Yes. Sila ang munang uunahin na sabi, 12 to 12 million sila. At yung mga vulnerable, sino sila? Yung mga matatanda, elderly, yung 60 and above with comorbidities. Mm-hmm. Pag sinabing comorbidities, may hypertension, diabetes, sakit sa puso, sakit sa kidneys, may cancer. Kaya yun ang inuuna nila kasi sila yung unang namamatay. So, kung mauuna yung mga vulnerable population which are composed of 25 million in the Philippines, mababawasan yung death natin. Yes. So, ang pagkatapos nilang makapag-concentrate dito sa mga vulnerable, isusunod naman po yung iba. Ano ang herd immunity? Ito ang protection na idudulot sa buong komunidad sa pamamagitan ng pagbakuna sa malaking porsyento ng populasyon upang ang virus ay hindi na makapanghawa. Kasi sana Para ma-explain. Doon na lang, ma'am. Ma-zoom nila. Zoom mo nga. Yan. You. Kaya ba? Wala, di kaya. Hindi na kaya. Makita niyo yung una. Yung blue, not yun. Immunized, but still healthy. Oh, yan. Yeah. Sabihin ko na lang yung legend. Yung blue,
mga tao yan, represented lang ng sa drawing. Yung blue, not immunized but still healthy. Mm-hmm. Yung yellow, immunized and healthy. Yung red or colored orange, not immunized, sick and contagious. Oh. Kaya yung una, merong mga not immunized and healthy, tapos yung kabila ay not immunized but sick and contagious. Nakakahawa sila. So, kung ito ay magkakaroon ng sakit, merong iba dyan magkakaroon ng natural immunity. Mm-hmm. Pero tingnan nyo dun sa drawing, halo-halo pa rin sila, yung blue at saka yung yellow, na yun na yung immunized. Kahit na nagkaroon, kaya meron yung mga nagkaroon na ng COVID, na halo ulit, na reinfect. Kasi halo ka ulit dun sa mga not immunized. Nahalo ka din sa sick. O, pero dumadami rin naman ng konti yung yellow. Mm-hmm. So kailangan mabakunahan at least 2 doses yung bakuna. Pero emphasize, sige, pag-usapan na lang natin mamaya. Pagka lahat po ay immunized through natural at saka bakuna, makita niyo yung puro yellow na, andyan man yung non-immunized, healthy man siya o hindi na siya mahahawa. Yeah. Kasi nakapaligid sa kanya, hindi na makapanghawa. Mm-hmm. Yun lang ang naisip kong pinakamadali. Kung lahat nakapaligid sa'yo ay immunized na, kagaya nyo, kung immunized na kayong lahat, matatakot pa ba akong makihalo-bilo? Yeah. Kasi alam ko hindi na ako mahahawa sa inyo. Kasama na yung mga bata. Kaya sa Israel daw, so far na rin, nabasa ko kagabi, dahil sila po ay meron ng herd immunity, mm-hmm. Hindi na sila gumagamit. They are not wearing masks outdoors. Wow. They will only wear masks indoors. So sana maatin ng gobyerno natin. Amen. Ito na nga pala. Ilang porsyento ng adult population ang dapat bakunahan upang maabot ang herd immunity sa Pilipinas? 100%. Wow. Maabot kaya natin yan, ma'am. Maabot. O naman, ma'am. Kaya yan. Maraming pera. Kasi ang isa pang vulnerable dyan, yung adult, you cannot they cannot be vaccinated. All cannot be vaccinated kasi meron yung allergic sa bakuna. Yes. So, hindi mo pwedeng ibakunahan yon kahit pa adult siya. Ligtas at epektibo ba ang mga bakunang gagamitin ng Pilipinas kontra COVID? Ang sagot palagi ay oo. Yes. Lahat ng bakunang gagamitin ng Pilipinas ay pumasa sa mga pagsusuring clinical, tinatawag natin clinical trials. Phase 1 to 3 po yon. At may pahintulot ng FDA. Alam ko naman, mm-hmm. napaka-stricto yung ating FDA. Hindi naman basta-basta, kasi meron na tayong lesson na nangyari before. Kung may maalala nyo pa yung dengue siya. So, that would be a great lesson for everybody. Kaya naging cautious na ang FDA. Hindi sila basta-basta mag-a-approve yan. So, i-compare natin yung available. So, available sa atin ay AstraZeneca and Sinovac so far, pero meron daw pabalik parating na Pfizer. So, mm-hmm. yung unang-unang dumating ay Sinovac from China, yung AstraZeneca na later, pero sa mga naririnig po namin mga researches ay hindi ipinagbawal sa UK dahil sa blood clot cases. So di ko na basta ang pag tinanong niyo ako kung ano ang pinakamaganda, kung ano ang nasa harapan mo, yun ang pinakamaganda. Hindi naman mamimili ka, hintay mo ba yung Pfizer or Moderna? Binili na ng
bansa niyan. Pero ang sabi naman, in fairness, itong Sinovac, in-assure naman nila na 100% kung ikaw man ay mahawa ng COVID, ay hindi ka magiging severe. Yeah. Or mild lang. So, ibig sabihin, you will not die of COVID kung bakunado ka ng Sinovac. Yun ang palagi nating iisipin. Kasi mayroong sabi, 50.4% ang success rate ng Sinovac. Pero ang in-assure nila, 100% that you will not resort to severe. Oh. So, ibig sabihin, mabubuhay ka kahit magka-COVID ka kung bakunado ka ng Sinovac. Ganon din yung AstraZeneca. Kaya lang, kahit sa Pilipinas, I was given AstraZeneca at ako, nagpapasalamat ko sa Panginoon. Wala naman, inaasahan ko nga kasi asthmatic ako. Pero yung mga ibang kasabay ko, na ospital yung apat because of adverse effect like difficulty of breathing, rashes, at saka yung severe muscle pains or myalgia or malay, at saka yung fever na pabalik-balik. Wala na, di ko naman na-experience yun. May panganib bang kaakibat ang mga bakuna? Oo. Yeah. Meron. Meron. Ang sasagot din yan ay oo. Pero palaging nating sinasabi, the benefits outweigh the risks. Mm-hmm. Kasi ganito lang yun eh. Kung hindi ka magpabakuna, magkaka-COVID ka. Pagka nagbakuna ka, magkaka-COVID ka pa rin. Pero hindi ka mamamatay. Mm-hmm. So, anong pipiliin mo? Mamatay. Sige, basahin ko na lang po ito. Sabalit masigit ang benepisyo. Yung benepisyo na makukuha mo. Kaysa panganib mula sa adverse effects, pagkatapos ng bakuna, kung kaya't lahat ng babakunahan ay masusuring dadaan sa screening. Yeah. Hindi naman lahat yan, ay gusto kong magpabakuna. Yeah. Interviewin ka. Kukuhanan ka ng medical history. Siyempre, kung alam nila na you are not qualified, sasabihin sa'yo. At sasabihin din sa'yo, oy, mataas ang BP ko po, meron po akong maintenance, gano'ng kataas ang BP mo, pwede ka, babantayan ka doon. Kaya, meron kang papel na hawak-hawak pag nagpabakuna ka. Kung ako, I myself, sinabi ko kagad, asthmatic ako, I used to have antihypertensive maintenance medication, ay sige po. So, kaya pagkatapos na mabigyan ka, talagang babantayan yung BP mo. Hmm. Isang ano kasi dito yung severe allergic reaction, yung tinatawag natin ng anaphylaxis, that it can happen anytime. Kahit na hindi ka babakunahan, nangyayari yung anaphylactoid reaction na biglang magsasara yung iyong paghinga, emergency yun, dadalhin ka sa emergency room. At nakaranas na rin ako niyan. Ang ilang mild symptoms tulad ng pananakit o pamamaga sa injection site, kahit naman hindi COVID vaccine, nangyayari yan. Lagnat, ganun din sa ibang bakuna. Chills, ganun din sa ibang bakuna. Pagkapagod or fatigue, pagkahilo o pagtatae, ay maaaring maramdaman hanggang 48 hours matapos ang bakuna. Subalit, ang malaking bahagi ng mga nabakunahan ay walang naramdaman ganitong sintomas. Totoo naman yun. Mm-hmm. Konti lang din naman nagkaroon ng adverse reaction. Kumonsulta ka agad sa doctor o nurse kung lumalaki ang pamamaga sa braso. Kaya, ina-advise na kahit na anong klaseng bakuna o vaccine, pagka in-inject, huwag nyo na, kasi ang ugali natin dati, minamasahe. Huwag nyo nang masahe, kasi it can cause myelitis, yung matutunaw yung muscle mo. Ng abscess. Maari pa ba kung mahawa ng COVID-19 matapos ang bakuna? Oo. Maari ka rin mahawa o di kaya ay makapanghawa pa ng iba. Subalit, ligtas ka na sa mga malalang simptomas ng COVID-19 na maaring magdulot ng critical na kondisyon kagaya yung sinabi ko kanina o pagkamatay. Pero, napansin nyo, kasi madalas na babanggit, na kung kailan nagkaroon ng bakuna, lalong tumaas yung kaso. Mm-hmm.
huwag niyong isisi lahat dun sa bakuna. Naging complacent ang mga tao. Sabi ko, kunyari ako, ay, bakunado na ako. Ako'y safe na. Oh, yeah. Oh, lumabas ka na. Gala na. Wala na. Mm-hmm. Wala nang face mask. Kasi nakalagay na magkakaroon ka ng antibodies 2 weeks after vaccination. Yun. Paano? Kung ikaw, you submitted yourself for vaccination 1 week before, eh, meron ka na palang COVID. Yeah. Kasi hindi naman lahat na nagpabakuna ay naswab. Yeah, totoo so, po. Sa dami na nagpaswab, meron at meron doon, asymptomatic. Mm-hmm. So, nabigyan pa siya ng bakuna, eh, di doon yan nagmanifest. So, huwag niyong isisisi lahat doon sa bakuna. Misinformed lang tayo or overconfident na hindi natin tinanong pwede na ba ako, hindi. Even after the second dose, don't be too much confident, mm-hmm, na hindi ka na mahahawa kasi it will take 2 weeks pa bago magtrabaho yung immune system mo. Ngayong may sapat ka ng kaalaman tungkol sa bakuna, dapat ka bang magpabakuna? O, diba? Siyempre, ang sagot. Oo. Dahil ang COVID-19 ay isang public health emergency of international concern, buong mundo na to, lubos nitong naapektuhan ang buhay, edukasyon, pamumuhay at ekonomiya ng lahat ng bansa. Yeah. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi lamang protection sa ibang protection mo bilang isang individual na inaasahan ng iyong pamilya, kundi higit pa bilang protection sa mga taong nasa paligid at komunidad mo. Yeah. Kung ang Pilipinas ay makaabot ng herd immunity, malaki ang maitutulong natin sa pagpuksa ng COVID-19 sa buong mundo. Being a health care provider, ine-emphasize ko talaga dito na be responsible. Yeah. Lalo na kung alam mo that you were exposed to a symptomatic COVID patient, eh, hindi na kailangan sabihin pa na, no, mag-self-isolate ka. Kasi that's you right. May be asymptomatic, mapalad ka, pero huwag ka na manghawa ng iba. Mm. I-separate mo na yung sarili mo. Pagpapahalaga, hindi lang sa sarili mo, higit yung nasa paligid mo. Tama. Yun lang po, i-emphasize namin. Kasi kagaya nung nangyari sa nurse na yun, umatay ang mother niya. Mm-hmm. Dahil sa alam niya na exposed siya, nakap-akap niya mother niya. Wala na siyang aakapin ngayon. Yun. O, diba? Doc, pwede bang maputol po muna kayo saglit dyan sa discussion yan para at least makapag-entertain po tayo ng mga questions kasi aabutin na po tayo ng oras para at least masagot po natin. Pero maraming salamat dun sa mga na-discuss mo, Doc, no, para at least meron silang karagdagang kaalaman dun sa COVID-19 na yan at dun sa mga iba't ibang klaseng vaccines. So may mga katanungan na po kasi kaming nakikita po dito sa comment section box po natin at magbibigay daan po tayo dyan para at least masagot po natin ngayon yan. Alright, so sige po. Sige, Ma'am Doc Eugene, may tanong dito galing kay Ma'am Minda Mercado Cosare. Good noon, Doc Eugene. Ask ko lang po kung pwede po ba magpavaksin ang may high blood at may sakit na seizure. Thank you. God bless you all. Ganito po yon. Unang-una, ang hihingin sa inyo doon sa mga nagbabakuna, yung mga bakunador, meron po kayong medical certificate na dadalhin. So, I advise lalo, yung high blood, not so much of a problem, basta maintain po kayo sa anti-hypertensive nyo. Pero yung seizure kasi, pwedeng mangyari yon sa vaccination site. So, dapat magpakonsulta muna kayo sa doktor nyo para mabigyan kayo ng karapatang advice before you submit yourself to vaccination. Ayun. Thank you po. Maminda, sana po na kuha niyo po yung advice ni Doktora. Galing naman to ma'am kay Rose Bernades. Tanong niya, pwede po ba Dok magpabaksin kung may sipon po? Thank you. Ito, sige. Buti na tanong niyo yan. Pagka meron kayong mga nararamdaman, kahit ubot sipon, kahit sa ibang bakuna, hindi namin ina-advise
na magpabukaw na kayo, magpagaling muna kayo. Kaya remember, kung meron kayong ibang nararamdaman, kahit severe headache, nagtatae, nanghihina, nahihilo at naliliyo. Yeah. Huwag kayo munang magpabakuna. Magpagaling muna kayo. Ibig sabihin, ma'am, healthy dapat. Malusog. Oo, yeah. Healthy. Kasi ang pinag-iba na niyo sa healthy, yung may comorbids kasi hindi siya healthy. Opo, opo. Pero meron silang mga maintenance na hindi nila dapat binibitawan. Okay, thank you po. Ito naman, galing kay Sir Cristito Hermida. Nasabi yata ito ni Doktora kanina. Kailangan po ba talaga magpabakuna kahit ayaw mo? Ayaw ko kasi magpabaksin. Yan. Palagi din pong sinasabi ng mga bakunador, walang pilitan po. Kung it's your choice po. Yeah. Na kung ayaw niyo pong magpabakuna for other personal reasons, nire-respeto po nila. Hindi kayo pipilitin. Mm-hmm. Pero siyempre po, ang pinag-uusapan lang pang po natin dito po ay yung advantages po ng bakunado. Yeah. Okay. Ito naman, galing kay Ma'am Emily Fernandez. Kailan po pwede magpabakuna ang mga patient na nagka-COVID ng December 2020? Thanks po. Tandaan nyo lang po, kung kayo po ay nagka-COVID, mild, asymptomatic, or severe, lalo na kung severe, after 90 days po. Tandaan nyo po yun, after 90 days. After 90 days. Okay, ito naman po ay galing kay Ma'am Charina Rosales. Ma'am Eugene, is it okay or still safe to take Pfizer later but first get Sinovac now? Ganito po kasi yon. Once na nagka-Sinovac po kayo, you should complete the 2 doses. Yeah. Hindi pwedeng nag-Sinovac po kayo ngayon. Then Pfizer. Gusto ko Pfizer, hindi po pwede. Opo. At saka, as far as I know, correct me if I'm wrong, kung my memory serves me right, 90 days din po yan para magbago ka ng bakuna. Yeah. I have yet to research about that. Pero hindi po pwede na nag-Sinovac po kayo ngayon after 28 days kasi pwede na mag-ulit dun sa Sinovac. Huwag po kayong sa Pfizer. Kasi they have different components. Yun. Okay, maraming salamat. Galing naman kay Ma'am Patricia Manalo. Ma'am, what if I receive the first dose and the next dose not available? Pareho tayo ng problema po. Kasi yung AstraZeneca, so far hindi pa po available. Maghintay lang po kayo. Kasi meron naman pong allowance na 6 months for us to wait for the next dose. Yun lang po kasi nagkakaubusan po ng bakuna. Ayun. Si Sir, Ma'am, galing kay Sir Cesar Dejos. Doktora, question lang po, paano yung nabakunahan na at nabasa uli? Babakunahan pa po ba uli? Nabasa? Hindi ko po na ano rin yun eh. Sir Cesar, pakiulit paki po yung question clear niyo. Po yung question, opo, Sir Cesar. Hindi po namin ma-gets yung second sentence po ninyo. Paano yung nabakunahan na at nabasa siya? Ganun? Nabasa uli? Babakunahan pa po ba uli yun? Nagkapasa? Hindi, layo nung pasa sa basa eh. Opo, pakiulit po, sir. Yeah, thank you. Pakiulit na lang po, Sir Cesar. Pakilinaw po, pakilinaw. Ito, galing naman kay Cora Ramos. Good afternoon po, Doktora Eugene. Pwede po ba magpabakuna kung may allergy sa skin? Thanks po. Pwede po. Magsabi kayo palagi sa bakunador na meron kayong allergy sa kahit saan, pagkain, sa food, sa skin, magsasabi po kayo kasi hindi po contraindication ang pagkakaroon po ng allergy. Kasi pag sinabi nating allergy, may allergic kayo sa isang bagay, not definitely against the vaccine. Nakuha niyo po? Hindi lahat ng may allergy
ay allergic sa lahat din, kagaya ng bakuna. So, allergic ka man sa isang bagay, pero hindi ka allergic sa bakuna, so you are qualified to be vaccinated. Thank you po. Eto ma'am, yung galing kay Sir Cesar. Doktora, question lang po, paano yung nabakunahan na at nahawa uli? Babakunahan pa ba uli? Nahawa ma'am, nahawa siya. Marami pong kaso po yan na nangyari. Na nabakunahan na, akala niya, nahawa ulit. Marami nangyari sa mga doctors and nurses natin. After 90 days ka ulit. Na mabakunahan. Same bakuna, if you receive the first dose at nagka-symptomatic ka, magpagaling ka, bisyo na negative ka, after negative, 90 days ka maghintay. Wow. Yung 90 days mo, yung pang-second dose na yun. Second dose ka na. Okay, thank you po. Galing kay Ma'am Josephine Negado. Good morning, ma'am. Ako po may thyroid. Pwede po ba magpa-vaccine? Pwede po. Basta meron kayong medical certificate na galing sa inyong doktor, kasi hindi ko naman po alam kung gaano kagrabe yung inyong thyroid problem. Yeah. Ayan. Galing naman po kay Ma'am Belinda Morales, ilang months po tumatagal ang antibodies ng isang nagka-COVID na? According to my limited readings, yun din ang tanong ko. Kasi ang sabi, up to 8 months yung antibodies mo. And if you can still remember, those who were infected with COVID, pwede silang magbigay ng convalescent plasma. Hindi lahat ng nagka-COVID ay qualified to give convalescent plasma. Kasi tinitignan nila yung antibody level ng blood mo. Kung wala na rin. So may mga pasyente na nagka-COVID na have developed many antibodies, meron ding hindi. Konti lang po. Konti lang po. Ayan. Siguro last question na po ito para at least sa mga, kasi abutin na po tayo ng ating oras. Okay. Last question na po. Ito sir, galing kay Sir Antonio Jupenes Jr. What if nakapag-take na po ng first and second dose ng Sinovac, pwede po ba magpa-vaccine uli ng ibang brand? Ano yun? Just to be sure. First and second ng Sinovac. Ang tanong ko lang, ibalik ko yung tanong. What for? Bakunado ka na ng Sinovac. Di ba ina, sinabi po kanina, yung Sinovac kasi palagi na lang sinasabi na 50%. Yeah. 50% yun na ginawa po sa health workers. Yeah. Ibig sabihin, they are the most vulnerable population. Mm-hmm. Hindi ka kasama doon. So, kung ang ginawa nilang research ay hindi po yung mga highly vulnerable, baka mas mataas. Yeah. Ang statistics nila. Ang ina-assure ko, ulitin ko that you will get the COVID but you will not die of COVID. Yun. If you are vaccinated. Okay. Ayun. Okay na sir. Okay na po. Alam ko po mayroon pa pong mga ibang questions po diyan. Pipilitin po namin sagutin 'yan via comment na lamang po kasi limited po ang ating oras. Pero alam po natin, Doc, makakasama ka pa namin. Alam ko po, mayroon ka po mga i-discuss di ba? Mga tenders. Makakasama pa po natin si Doc Eugene. Sigurado po yan. marami pa siyang madi-discuss na mga karagdagang kaalaman natin patungkol dyan sa vaccines po na yan, no? Pero maraming salamat po sa mga tanong po ninyo at sana nasagot po namin din ng maayos. Doc, maraming salamat po sa pag-guest po ninyo dito. Maraming salamat din po sa opportunity. Amen. Totoo nga po na meron pa sana akong marami pa eh. Marami pa po siyang slides na pwede pong ma-share po sa atin. Pero alam po natin, makakasama pa po natin siya. Ipag-pray niyo po si Doc Eugene na patuloy po na makabalik dito sa ating programa. Despite of her busy schedule, ay nabigyan niya po tayo ng ating oras para at least masagot po ang inyong mga katanungan agam-agam patungkol dyan sa vaccines po na yan. Alright? So again, may uling pabati lang aking mga co-host bago po tayo magtapos. Maraming salamat.
salamat po sa mga nanood at magkita-kita po tayo bukas. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Doc Eugene, sa inyo pong pagsalita dito sa amin. See you again next week po. At yung mga question pa dito, siguro i-screenshot ko na lang to Sir Con, tapos next week sasagutin ulit yes, Dr. Eugene itong mga tanong nila. Maganda po kasi yung mga tanong nila. Yun lamang po, at again, ingat po tayong lahat at abangan nyo po ang The Baptist Lunch. Thank you! Doc, baka may huli kang pabati sa kanila. Maraming salamat bilang isang health worker. Mas madaling, mas masarap mabuhay na walang karamdaman. Palagi natin sinasabi na an ounce of prevention is worth a pound of cure. Paulit-ulit natin yung sinasabi, pero hindi natin ginagawa. Be responsible enough para hindi tayo makapanghawa. Kahit na hindi COVID. Yeah. I can appreciate yung mga natutunan ko during this pandemic, siguro sa susunod. Mas marami tayong, I will only appreciate yung the beauty kung anong na meron po sa pandemic kaysa yung ibinigay niyang... Yeah. Maganda. All right, maraming salamat Doc Eugene, at muli ay sana natulungan po namin kayo, natulungan kayo ng programa pong ito, at patuloy lamang po tayo na makinig ng impormasyong pangkalusugan. Huwag po kayong aalis dyan, susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.